guys, so pinakauna natin gawin dito, baklasin natin guys, no? So, ano ba baklasin to? So ganito lang yan. So una, so, para malaman natin yung problema, kailangan natin baklasin si printer. So CLX-13 guys, CLX-13, ganyan lang yan. Tanggalin mo to. Tanggalin mo rin tong ribbon. May ribbon kasi to guys, ribbon kasi CLX-13, no? So ganyan, tanggalin din natin. So una mong gawin dito mawala mabaklas mo. Tanggal mo yan. Tanggalin mo lang ito, tanggalin guys. So pagkatapos niyan, mayroon siyang tornilyo dito sa side na to. Yan. Dito. So mayroon din siya dito sa side na to. So kailangan natin paanhin para makita niya. So mayroon siya dito guys. Mayroon din siya dito. Yeah, pangatlo, pangapat. So, apat na tornilyo tanggalin natin para mabaklas natin si printer. So, na, tanggalin na natin. Ayan. So, para matanggal natin ganyan kasi nakalock siyang ganyan, kailangan mo siyang itanggalin yung lock. Busog mo kunting ganun. Ayan, ganyan. Pwede mo na siyang tanggalin. Oh, last ball guys. Tanggalin na ta. So, apat na tornilyo lang si sa cover lang yan guys ha. Apat na tornilyo yung tinanggal natin. So, pag once na natanggal mo na yung apat na tornilyo, angat mo konti si printer, ganyan. So, sabay hatak dito guys. Yan. Medyo may force konti kasi hindi mo naman mabaklas. So kailangan mo ano dito. So hawakan mo dito kabila. Kabila din ano lang konti guys na pagbaklas. Ano talaga 'yan. So okay na, baklas na natin. So dahil nag-i-stack up siya. So ang unang pinaka-unang gagawin natin cleaning po. So kini-cleaning natin si printer. Kini-cleaning natin si printer guys. Ayan. So ang pinakaunang gagawin dito kasi at least nabaklas na natin siya. So kasi nag-i-stack up. Dito tayo muna, linis muna tayo sa heat. Ito yung heat guys, baklasin natin yan. Ayan, hindi masyadong makikita guys no. So pag-ikutin natin si printer, ayan may screw dito. Isa lang yan, screw niya. Mahaba siya. So atak. Naka ano yan dito sa flex guys, tayo guys, tanggalin niya. Tanggalin niya yan, yan, yan. So maliit na to, yan ang flex niya. So hatak lang. Ayan, so dito na tayo sa heat. So ayan, madumi nga guys. Medyo sobrang dumi ni heat sa ilalim ito guys, nandun. So isa yung point na yan dyan, na ipon yung mga namumuong ano ng ribbon. Yung parabang ano niya, as yung alikabok niya. So kailangan natin tanggalin guys. Ayan, oh. Ayan guys oh. Ano ba? So yan ang mga namumuong alikabok. O parang ano niya. So kailangan natin tanggalin manually. Kung may matulis kayong brush, mas maganda tulad nito guys. Ang gamit ko lang ano lang yung copper wire. So natatanggal po natin paunti-unti yung ano kinakain ng heat ng mga madumi. So ingat lang dito, baka madislocate mo. Pag madislocate mo yan, pwedeng hindi na magpe-print si printer. Hirap pa naman ibalik, malabuhok to si heat guys, yung heat dito sa lalim. So bukod dyan, mayroon din dito sa gilid na to. Anuhin mo rin. So, ang dumi. Diba guys? Ang dumi. Sa gilid na to, sa side na to guys, dito naiipon din yung namumuong mga ano. Ayan, marami tayong nakukuha. So, konting linis lang guys. So,
Ayan guys, so naunti nakukuha natin yung maliit na parte na to. Ayan. Ayan oh, pumatong. Ayan sa dulo na ito. Ayan. So ayan ang mga naipong mga ano guys, dumi. Ayan, nakuha natin. So mayroon tayong brass. Gamitan natin ang brass guys. Ayan, dito sa ilalim ang dumi guys. Marami pa sa ilalim. Buhok-buhok ng mga pusa nandito sa loob. Kaya natin siyang linisin. Kasi paano nakakatulong din yung linis. So, try natin guys kasi nag-stop up siya. Tatapos itong linis na to eh, baka pwedeng dumanan. Sa sobrang dumi nito guys. Okay natin si Darling. Dami na rin kabok na ng ipon guys sa loob. Mga buhok-buhok. So pwede pag mga buhok-buhok kasi pwedeng maano dun sa gear niya, mapulupot. Isa din yun sa nagtitrigger ng pag-invento yung printout. Ang kagandahan itong printer na to guys, si Dot Matrix. Sobrang tibay nito. Alaga ka lang sa linis ito kasi yun lang kadalasan na basta buhay pa yung printer. Ang ano lang nito, mahirap mag-balbili ng heat nito. Ang kulo nito guys, ang dami guys, ang murang dumi. Ayan, mga buhok ng pusa, tao. Ayan, no? Oh, naipon sa loob. So, nang dito kasi talib, dami. Maganda nito kung nakaayos ka nito, may blower kang ginagamit para hindi ka mahihirapan sa tulad ng ginagawa ko. So, kung may matutunan ka nitong video ko guys, pati-click sa subscribe button guys, notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong video. So sa ilalim ito puro gear po yung nandiyan. Wala dito guys, oh, may buhok na nakaipit dito sa gear sa lalim. Nagdag ano din yan. Pinapulukutan ng buhok yung gear. So, pag ganyan, ipigil yan sa printing natin. Pwede hindi siya mag-print ng tuloy-tuloy dahil buhok-buhok ang ganyan. So, ang hirap naman ang tagalin guys. Ayan, haba ng buhok. Buhok ni sekretary. Ayan, ingat din tayo sa mga buhok-buhok na yun guys. Tumapasok dito sa loob. Ayan, dami oh. Meron pa sa loob oh, dito na yun. Ang daming buhok guys. Ayan, pinahin na siya na siya. So, kaya parang natanggal natin yung buhok. Bumilis yung, ano, parang gumaan yung daloy ni Kid. Gumaan, parang bumilis yung daloy guys. So,
Mayroon pa nga ito sa loob na buhok. Puro buhok guys. Yung problema niya, nakabaisa din sa problema. Mom. Set up to. Yung eye train natin dito for USB, no? Ang schedule mo, magkano ba? So, linisin din natin ang tissue. Sobrang dumi na talaga guys. Para matuwa naman si Tumir sa ginagawa natin guys. Basta magbigay pa ng tip yun guys. Pag maayos tingin mo yung gawa mo, malinis. So, yan sana nga dagdag ano natin guys sa trabaho natin. Yung malinis tayo gumawa. Dumi, grabe ito oh. Ang dumi guys oh. Oh, halikabok. Ayan natin na. Ayan. Inisi natin siya. Para si customer matuwa naman siya. Ayas si customer. Kasi matutuwa yung customer mo ganyan ka. Yung linis-linis. And so, kung isa ka sa mga vlogger na nanonood ng video ko, na may printer kang sira, pwede mong dalhin dito, ibablog ko. Walang bayad po. Pero iwanan mo dito. Para magawa ko. Ganun lang. Mga kamag-anak niyo, mga pinsan niyo dyan, ano ba, siyota niyo. Masira yung printer. Kung napapanood mo to, pwede kang mag-ano. Dalhin mo yung printer dito, ipa-vlog ko. Walang bayad, ayusin mo. Pero yun ang asapan natin, iwanan mo. Ayan, so medyo okay na guys, medyo malinis-linis na konti si printer guys. So matapos na rin tayo maglinis dito sa gilid-gilid, ayan, upuha na natin. Ay, mayroon pa pala akong nakikita ang kakaiba dito. Guys. Yung medyo malinis na siya guys. Pero ang pinakauna talaga nating inayos na yung nilinis na sobrang dumi no, si Hid. Naiipon yung mga sobrang dumi dito, alikabok ng ano, ribbon. So, yun. Ikakabit muna natin, ititesting natin kung effective yung ginagawa nating paglilinis. Una, kakabit mo muna si ribbon guys. Medyo masikip guys. So yan, nakabit na natin si ribbon. Salpak matinggayan. Ayan. So huwag kang matakot na mag ano ka dyan. So yung tornillo niya, itong mahaba. Okay mo dito ah. So, yung pinaka problem talaga ni printer, hindi natatapos na yung isang manual printout niya. Nag-i-error siya kanina. So, try natin magma-manual printout guys na naka-open si printer. Ayan. Ito, up, yeah. Nakalock na, tama na pagkalock. So, si ribbon, isi ayos natin. Ayan. So, ayan. So, subukan natin mag-print out ng manual, guys. So, manual print out tayo. Maglagay tayo ng bond paper.
na natin tong ano guys. Para maikot natin si yan. So paano ba? So pag mag-manual print out ka guys ng ganito print, walang ano, wala siyang size, walang computer, no, manual. So dito ilong press mo lang to siya. Load. Si load eject. So si load eject dito sa ano, kasi wala naman tayo, hindi mo nakakabit ang casing na to. So dito siya banda. Ito si load eject. So hinahaman ka na. So ganyan guys, no. Power on. Before ka mag-ano ng manual nito guys, ilong press mo muna si load eject. So long press muna. So may power naman siya dito. Hindi pa naka-on yung power button dito, power switch dito sa gilid. Long press muna siya. So ganyan. Tapos on mo to dito sa yung power button, power switch niya. So pag ano ng printer tunog, bitawan mo. So magpe-print yan siya guys manually. So ayan, disa line lang yung paglagay natin ng papel pero nag-print siya. So yung error kanina, hindi niya natatapos yung printout ng manual. Nag-ano na siya kaagad. Stuck up na. So try natin dun sa linis na ginawa natin kung magagawa natin ng maayos. So kung matapos yung printout ito na hindi siya mag-stuck up, ibig sabihin okay na po. Parang effective yung ginagawa natin pag-cleaning doon sa heat niya. No, wala siyang ano. So, hindi na nag-stack up yung printer tulad ng nakita niyo kaninang tukunang printout niya. Ayan. Okay na yata guys. So, kung nagustuhan mo yung video ko o may natutunan ka, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the button bell para lagi kang updated sa susunod yung video. So, ganito lang yung ano, arrange ng printout niya guys, kasi yung paglagay ko ng papel, hindi ko naayos maglagay. Pero okay na siya guys. Ayan. Ayan guys, okay na yung ano natin. So natuloy yung print out, hindi katulad ganina ng print niya hanggang kalahati lang stock up na si printer. So ayun, yun ang ginawa natin, alinis lang ng heat niya kasi sobrang dumi ng heat. So isa yun sa ano guys, sa dahilan kaya ganun nag-stock up yung pag-print niya kasi sobrang dumi sa loob eh. So ngayon, ibabalik natin si printer sa original na ano, original na ano niya, box niya, position. So balik tayo ulit. Tanggalin muna natin to si ano guys para hindi siya sagabal sa paglaro o kabit na yung ribbon. Nakatak lang si ribbon ganyan. Yeah. Then sa pagbalik nitong printer guys, ganyan, natatulad nung kanina ginawa natin, oh. So video mahirap ibalik kumpara doon sa pagbaklas. Baklas muna natin to, balik-balik. So, ganyan. So, ito. Dito tayo medyo mahirapan guys pagbalik. Gagawin lang natin same procedure. Paano binaklas, paano binabit. So, kailangan may course kunti. Huwag kang matakot pumutok. So, ganyan lang yung una guys, no. Na tayong magkabit sa original, sa printer. So medyo masiran, masilan talaga to guys, medyo mahirap. Kailangan mo lang ng ano dito, tawag nito, pasensya sa pagbabalik kasi ang hirap talaga guys. So,
dito. Hawakan mo siyang ganyan, popors konti. Pahit ng ganon, yan. Kasi nakikap ka, magka... Yan, so... Ayan. Symbol? Ayan na yun. So, continue natin, ibalik natin si printer. So, symbol sila, wala. Tulong sila sa uhan. Ayan. Kung force dito sa gilid, guys. Ayan. Si John siya mahirap, guys, eh. Tulad kanina, ginawa natin dito. Up. Ayan. Gamit ang punting course yun. Bumalik siya sa original. Ayan. So, dito, tulak mo na lang. Tulak na lang ganyan. Siya sa pagkabit. So, dito yan. Ayan na. Kunting halog-halog na lang yan, guys. Tornilyo. Yung mga tinuturok kong tornilyo sa Inibes, ha? Dito gilid. So, kung ano lang naman dito, kung gusto mo lang matuto sa gawain to. Kasi medyo ano talaga to, guys. Pasensya kailangan dito pag nag-ayos. Kung wala kang pasensya, hindi ka makasucess. Ayan. So, na-okay na natin si printer. Nagkabit na natin yung mga ano niya. Ayan. So, dito, guys. Crew. Tanggal na yata yung isan. Wala pa, guys. Oh, yeah. Ito pala. Ayan. Tama. So, nakabit na natin, guys. Balik natin si ribbon. Ganyan lang, guys. Ayan, balik sa original position. Ikot konti. So, mag-print tayo ulit manually. Ito yung ribbon. Ayusin natin paglagay dito. Brando niya. Hindi pala nagduti si Arlo roon. Ayan. So mag-print tayo ulit manually, guys. Ayan. So, pagbalik natin si Takip. So, yan na, guys. Yan na yung actual original ano ni Illustrator. So, balik mag-print tayo ulit ng manual ulit. Patayin natin si ano. Ganun lang, guys, ha. So, yan. So,
kapatay si printer. Paano mag-manual, paano mag-print ng manual? Long press si load, eject. A-on mo si printer ng... Ayan. Tapos bitawan mo. Mag-print na yan ng manual. So, don't forget to subscribe, Gleeman's TV. Kung may natutunan kayo, click the bell sa subscription button. Thank you po. Ayan. So, tuloy-tuloy na siya. Hindi na siya nag-stack up, guys. Active yung ginagawa nating ano no, cleaning lang guys no, doon sa head. Ganun lang sa sundan niya guys, mga ganong mirror yung nag-i-pop-up. Madumi. So sa susunod kong vlog guys, iba-vlog ko sa sunod sa inyo, yung dito naman isa dati dalawa itong nila natin customer. LQ naman. Ito LX treating, ito LQ treating. So, siguro bukas natin gagawin ulit. At least itong isa okay na ito. Maraming salamat sa panonood nyo at mabuhay ko. Thank you! So, hi, what's up mga loads? Welcome sa channel natin, Gleeman's TV. So, ngayon, mayroon tayong ising printer, LX-13. So, masurubang luma na nito, guys. Ang problem ito, random check lang na gagawin natin kasi di pa naman natin alam kung ano talaga problema niya. Pero yung error niya, papakita ko sa inyo para pares-pares tayong may matutunan pag nilapos natin itong gawin. So, yan guys, yung mga problema nitong printer na to. Yan, nagpa-print naman siya manually. Ayan. So, after sequence yata niyan, makikita natin yung mirror. So, yun ang hahanapan natin. Gawin natin yung paraan kung ano talaga yung mirror niyan. Nagpa-print naman siya guys, yan. O, yan ang problema niya. So, error na siya dito banda. Ayan, error na po sa printer. Hindi na siya natumulo. Yung printout niya na ginawa natin, mayroon naman. Pero, hindi na siya tumuloy. Stack up na. So, yan ang ano natin. Hanapin natin yung problem. So, what's up? So, manatili kang manood para makita din natin yung problem.